Yes, hello guys. Gusto nyo, grapes. Pabos na. Okay, meron akong isa pang laptop dito. Ipapagawa ng kapatid ng kabatch ko nung elementary. Na si Poging Arnel di Torres. Yan, oh, tingnan nyo. Okay, pre. Ito, kinuha ko na yung laptop nung kapatid mo. I-check ko. Pinahiram daw yata, tapos nagganyan na, no? Hirap talaga pag pinapahiram lang, ano? Tapos, pag binalik, ganto na. Okay, i-check ko. Ayaw daw na according kay Madam Arlene. Dati umiilaw daw to. Nagcha-charge. Ngayon, ayaw na. So, unang-una kong gagawin dito, i-check ko to. Check ko tong charger. I-diagnose muna natin kung anong talagang problema, anong cause, bakit ayaw mag-power. Saksak ko lang. Shout out, pare Arnel. Oh, kamusta ka dyan sa Taiwan? Ilang sakong cellphone na ang ano? Nakuha mo dyan, pre. Okay. So, unang-una kong gagawin pag mga ganito is charger niya. Siya nga pala HP. Oh, mataas na model pa pala to. Core i3 10th gen. Excuse me. Suntukan na. Sinipon yata ako. Model 14. Labong mata ko. Gunggong! Marinig kita sa mukha! X. Oh, basta. Yun na. Dahil silipin ko muna. Para at least alam natin yung exact model. HP to. Model 14S. 14S. That's DQ1078TU. Ayun. 14S dash DQ1078TU. Yun. Apa? Oh, basta. Yun na yun. Tangkinis. Mukhang bagong-bago. No? Saan kaya galing to? Galing ba dyan sa Taiwan, pre? Galing ng Taiwan to, iniingatan pa naman, no? Tapos ganito na lang nasira. So naisaksak ko na yung charger. Okay, check ko itong output ng charger. Meron ako dapat dito basta pag laptop charger. Meron dapat 'yan mga 19 volts or 20 volts. Na ma-measure dito sa output ng charger niya. So paano ba? Ito. Itong charger kasi meron siyang parang pin doon. Sa gitna, doon sa loob. So 'yan, ayan yung negative tapos positive doon sa 'yun doon.
So, i-check ko. O, yun, oh. Sobrang baba naman. Parang 3 point something lang. 3.37. Ganun. Pakita ko lang, ah. Yan, makikita ba dyan? Hindi. Ah, dito na lang. Ay, tabi ko na muna to, baka magasgasan. Okay. Ayan. Kita na. Ayan. Tapos ito. Ito yung ground. Tapos yung pin doon sa gitna. O yun, oh. 3.94 lang. Sobrang baba naman. Yan, para kita na talaga. O, ito. Para makita nyo. Ayan, o. 3.84. So, supposedly, ito dapat 19 volts to 20 volts, no? So, pag HP, mostly yan 20 volts. So, alam na. Possible charger. So, ang gagawin ko dito, bilis na na-determine natin na gagawin. Hayop ka talaga! Problema. Ang ganda mong lalaki! Ang gagawin ko dito, hindi totoo yan. Sige, ano nga, check ko nga. Saksak po. Tapos, ipower ko kung... Or, tignan natin kung umiilaw. Sabi niya, ay, walang ilaw nga talaga. So, sobrang baba ng voltahe dito sa charger niya, hindi niya kayang pailawin. No, kasi ang voltage requirement ng laptop is itong HP, 20 volts. No? So, hindi talaga magpa-power ito. Okay. So, ang gagawin ko dito, subukan ko dito nga sa power supply ko. Set ko dito sa power supply ko. Ay, pakita ko lang. Pakita ko lang. Okay. Set ko dito sa power supply ko 20 volts, 2 ampere. 2 amperes. No, ayan. 20 volts. So, tapos ito. So, isaksak ko. Sasaksak ko at titignan ko yung ampere rating kung magaano yan. Sasaksak ko na. Ayun, oh, umiilaw, oh. Oh, orange. Ibig sabihin nagcha-charge yan. So yung current reading niya, oh, parang nag-power pa siya pag ganyan. Tingnan nga natin. I-open ko. Ah, hindi. Charging lang siya. Charging pa. Subukan ko i-power on. Ayun, nag-power, oh. So, baka lobat yung battery talaga. Pero may... Oh, red nga. Red. Pag nag-white na siguro yan, full charge na yan, no? Oh, buhay na. Oh, yan, oh. Buhay na. So, tignan natin yung, ano. Oh, charging siya. Oh, charging. Battery. Oh, yung icon charging. Pero nawawala-wala. So, syempre, power supply yung gamit ko niyan. So, buhay to. Buhay.
So charger lang. Pre. Ano, patay ko na ha kasi hindi eksaktong ano to, kailangan talaga yung charger, no. Balik ko na. Ayun, no, medyo na-charge siya ng konti. No, kaya buhay pala to. So pre, ang problema charger. Paano mo sabi? Okay. O, charger. Asya nga pala, ano, pinick up ko to kanina. Nag-bike lang ako, pumunta ako sa bahay nyo. Pre, galing kasi ako dun sa Pulay. May meeting sa kindergarten ng ano, anak ko. Nagpaplano na yung Pulay na mag face to face kasi. Ayun. Eh pre, sa wakas, tapos na. So, anong gagawin? Oh, bilhin lang ng charger. Oh, bili ka na lang sa ano? Oh, Ma'am Arlene, bili ka na lang sa SM. Or kung makakaantay ka pa at gusto mo ng mas budget meal, alam mo na, Shopee or Lazada. Di ba? So, buhay pala to. Walang problema, buti na lang, no? So, siguro ito talaga lang ang nasira ng mga humiram. Okay? Buti na lang, no? At ito lang. Para hindi masyadong gastos. So, okay. Ganun lang, guys. Ang proper diagnose kaysa naman baka mamaya ay binuksan na natin lahat-lahat. Hindi pa tayo nakapag basic checking. Kagaya nito, basic checking muna tayo ng charger. Nalaman natin agad kung ano yung problema. Kasi mahirap naman i-bypass, no? Pag binypass natin yan, isipin natin, hindi naman sirain ang charger. Pak! Bubuksan na natin to. Lahat-lahat. Tapos, kalikot dito, kalikot dun. Yun pala. Charger pala yung problema. Okay. So, sana may natutunan kayong kahit papano, konting tips, guys, no? Okay. Ayos na. Problem solved na to. So, salamat sa panonood. Okay. Ayos.